Atlanta, one province, one radio station. 96.7 FM. Igual na kita ng 54 minutos, makaagi na po ang alasay sin pag-aaga. Maray na pag-aaga giraray sa mga parantabay ta. Sabi ni kan sa tuwing mga parantabay, sabi ni tunay na 1-2 sa inyong reaksyon. Ang haputa man sana, ano ang reaksyon nyo sa pagbuto ni Congressman Sarmiento pabor duman sa death penalty. Mm-hmm. Yeah. Sabi rin ni mga amigo, it's undeniable almost not all. Majority of 315 barangays in our province were not spared by this drug epidemic, as confirmed by its barangay leaders. Fortunately, with the present campaign against illegal drugs trade by our PNP and likewise what the active support on the part of the barangay leaders, drug problem halt its increase. Logically speaking, if not of the PNP's campaign, all out war against illegal drugs, indas na kung ano nakita. Yeah. Well, that's a very good, remarkable reaction from our readers. Oh, believe ako sa'yo, congratulations. Matindi, very logical ang sa'yo mong opinion. Congratulations. Sabi ding di, pumabor sa death penalty si Congressman Cesar Saroni sa pagbalgan sa iyang sinasabing makadiyos siya. Ano daw ang masabi kay nining simbahan, lalo na ni Bishop? Ayan, sabi ni 4176. Ganun ba? Well, to me, that is highly debatable. Di man ang horo ka na, antay kuwang ka na, antay God ka na, it does not follow. To me, that is non sequitur kung sa logic. Alright, sa'yo manig di ni 4216, arog talaga ng mga politiko. Kung sa'yin iguning honey, duman ang pabor. Tanganin, mapaboran man. Alright, sa'yin duman ang opinion, ano? And, tama din ang mga nagboto, tanganin na matakot sa mga drugista, lalo na sa katanduan sa igwa. Yes, precisely, Your Honor. Yan ang punto ko eh. That is my point. Alright, sa'yo manig din ni, ano, ni 2576. Ang mga nagpabor sa pagboto. Hello, good morning, si sir. Si Congressman. Ang mga nagpabor sa mga sa death penalty sarong partikan sa endang desisyon na makulog man aminon alagad kay puhan hampangon kasi kay puhan sindang manindugan. Alright, answer pa sa iyo ni 2957. So mga nag-abstain na ining paninindugan, maray pa so nagboto kung sa in. Yes, oo. Correct ka dyan. Alright. Ata na ata, ganun pika kunyang kita ning ano ah, ning Sir Buddy, magtagalog ka, hindi lahat nakikinig na kaunawa. sorry ah, ara mo, medyo nasyaraman ako si English ta, retired baga akong professor. Di ba yung iwasan eh, lalo na ngunyang ka, part-time pa ako eh. Aba, talagang tuloy pa ang English ko, napapalsungan ko kuminsan. Sabi, okay ka lang yun. Anyway, ipabasa okay. Ko na sana yung sa'yo mo sa kaperyodo ng Sir Buddy sa off the air. Very personal. Galing, well, that's okay. Suggestion ko lang, sir. Pwede ang death penalty pero dapat sa mga mayaman lang. Oh no, mali naman yun. Aba eh, lahat kung dapat it should be applied to everyone. Alam, masang poor or rich.
di ako pabor sa death penalty kasi kung anong stand ng simbahang Katoliko, iyon man stand ko. Well, yun lang tabi. Dakol paagi penalty, mahanap marinas na penalidad bako kumitil ng buhay ng tao. Well, we respect sabi your ni, opinion. That's okay. You are entitled to your own opinion. Alright. Ang komentaryo ng ilang pari na daininda nagustuhan ang pagboto ng ilang congressman sa pag-uyon na ibalik ang death penalty ay bako ini masyadong big deal. Ang mga congressman may mandato din na mag-ibo ning positibo o antisipadong lockdown para protektaran ang estado. Yes, precisely. Ang simbahan, igualing obligasyon na naayon sa paniniwala ninda. Yes. Pero dapat pagtauan self-interpretation. Pero dai dapat pagtauan self-interpretation but rather widen its sense of understanding. Correct. Dapat yun. Importante yan eh. Ang boto ni Kong CS bako para sa mga taga-Katanduanes kundi para sa sayang sa diling kapakanan para sa political career niya sa sayang iniisip. Well, you are entitled to your own opinion. That's it. Di ako pabor sa death penalty. Ara, yun na sabaga. Ito na, tagri sarlak-salak na. Sir first, sir buddy, may gapataya na naman looting at ending. Akala ko stop na illegal gambling sa Katanduan. Saka makabot ini kay President Duterte. Aram mo, tuloy ang ligaya sa mga naghahanap buhay. Kaya lang mga illegal, yun ang mali. Grabe man si buddy. Oh, okay lang. Sabi ni 0008. Proud to be Knights of Columbus na makadius da pero in favor death penalty. Grabe well, you know, it does not mean na Knights of Columbus ako. Aba, lahat naman, I will be totally towing the line. Ang punto ng kwan, depende yan. I am, sinasabi ko lang yan, igapaisi ko na not all Christian, Roman Catholics will be favoring, will be against death penalty. Alright, saro pa, sabi ni 7798. Good aim, tama ka Sir First na nagkatarakot as in tama ka man Sir Buddy na pigisipan man ka mga congressman. Pero para sa ko, sala ang pronouncement ni Alvarez na tatanggalunin komitiba kunday mapabor. Mapabor. Sama tama man. Wala, teka muna ha, tagri. Sana tama man ang pigsabi nindo na pigibo ninda ang pagbabor sa interes ka nasyon. Precisely yun, sa tingin ko. bako para personal nindang interes. Of course, not. Okay. Tabuson tamo na nita. Tama-tama uyo si congressman. Tanganing the best na from the horse mouth. Of course. Kasi dahil maning, di ba, nominal voting. Dahil man nagtaram si congressman diman sa so, Senate at Kongreso. Pero still, mas magayon na hadawag tapong ganyan. Importante, sa mga nagdadangog, sa tuyang himay-himay yun ang sa iyang panindugan. Kasi yes. Sabi nga ni, it's high time na dahil pwede na dahil ka magbuto. Yes. Masagit na ma-abstain ka eh. Kaya kalukuhan niya nag-abstain o ba kung sa bagay isa laa ngayon. DCHR and CBCP cries foul what they're understanding the bill is grossly violated human rights, particularly on the part of convicted offenders. But let us also ask and let them think the numerous cases of incident of crimes that based on police investigators handling the case, most of the affected individual were victims of drug-related offense. It seems karapatan ng offenders ang iniisip ang about and how about the innocent victims. In short, kung wala droga, kulang o wala krimen. Okay, correct ka dyan. How about the incorrigible? So wala nang pagbabago. Yung talagang criminal ang otak, criminal mind. Ano ba yun? Sa inyo tabi yung mga opinion, sa muya lang na pinag... Babasa ano? Yes, binabasa. Whether pabor ka mo dahi sa muyang babasahon niyan tanganin na. At least nakulang bagay ni in the bar of public opinion. Yes, okay. Dahil kayo makontra kung nanon sa indong opinion. Kasi sa indong man na opinion niya. Political survivor ang tawag sa nangyari kay Kong CS. Mas more ambition kung talagang sinalang-alang niya ang kung ano ba talaga ang gusto ng Katandungan. Dapat naman simbago niya ni Congressman ano.
Kung sa sarong congressman na pero pro people, pro God, day ako mapabor sa death penalty. Masupog sa mga tao kan panahon eleksyon pero pro God pero or pro people ka baga kong tabi. Ayan, matang-tang makamasimbag yun ni congressman ding di ano. Good morning, death penalty is justified, respect the sanctity of life. How's the victim of heinous crime? Yes. Have they respected the sanctity of life? Correct again. Let the merits of death penalties prevail. If the demerits is great, then death penalty must be stopped. FYI. Sabi ni 5396. Good morning po. Ano man iba ini. Pero basahin ta muna. Baka malagpasan ta. Ano man ang DSWD na yan? Nagpalaom pa 17 lang palan ang natauan sa kabinitan. Typhoon damage. Kaya nakuta na nagtaran para sunagabaan ng harong day maglaom. Alright, so mga text po nito ha. Inurang kita ng text. Karong tamang-tamang chance si congressman na magpaliwanag. Ano? At least mabasa taga siguro. So ibang mga kunya ipakatapos din. Sa dakulang bagay na matawang taning chance at ang boto po ni congressman representing the province of Catanduanes and of course sa iyo man personal conviction kasi ang kagayunan ng di kasi nagboto siya igo siya ning pinagpaboran bakuna nag-abstain. Okay, tabi congressman Isurena, gari ma-change court mo na tabi. Yes your honor. Diba kita sa tunay na congressman? Si Congressman Isurena, mapalit mo na si Naning Kat. Alright. Anyway, maray na pagkaaga tabi, Kong. Nag-abot ka pa sa napunggo niya, no? Yun po, as I promised you na pag-abot ko sa paglapag ko sa airport, madiretso kita dahil marami tayong pag-uusapan. Dapat linawon dahil yan po ang hinihintay po ng ating mga kababayan. Grabe, ano, actually grabe nagsubaybay doon. And gahalating paliwanag mo din. Tamang-tama, dahil ka nagpaliwanag na, no? No need na. Basta niregister ko lang yung vote ko. Uh-huh. Well, for others, gusto nila mag-explain. Kasi ang kadakla nag-explain naman, so nagboto. No. Na no, ano. Alright. So siguro, it's high time na, ano mga reason? Mga very crucial reason natata. Duman ka nagpabor sa death penalty, you know. Kasi actually, based on information, nagsurat sa imong simbahang Katoliko. Yes. Ano is Bishop? Bishop and I think all the priests. Yes. So, siguro tamang-tama, nagdadaong sindang ganyan. At ang ganin na mahimay maninda ko ng pinaka big reason na nagpabor ka sa death penalty. Kasi prior, sabi ko na nga, pinag-interpret ko sa imong sa interview ta prior. Na nagburutuhan, sabi ko kay Sir Isurena, based analysis ko and based sa tinarami congressman, nahiling ko, ang projection ko sabi ko mapabor sa death penalty. Kasi di ba nagbaba yung scope from 21 down to 4 and this time 1. So may mga reason talaga duman na kumbaga kung bilog na 21, medyo masakit. Crucial yun. Kung yung tasaraw na lang kaysa pinagawan, medyo talagang may mga ma-deviate sa original na panindugan. Alright. Kung sige po, ano pang pinaka main reason and big deal duman sa imong boto na pabor sa death penalty? Well, gusto na itang ipaabot tabi na ang satuyang pagdesisyon, hindi po talagang nag-agi kita sa awat na pag-iisip, no? Tawanta kung naning diit na background ang satuyang mga kababayan na naning maliwanagan sinda na tata nag-abot kita sa desisyon na yan para maisiyahan ninda kung anong rason. Ano, kasi syempre, tibaad. So iba na dahil nga ni sa pagtubod na Roman Catholic kita, automatic mag-aboto kita ng mag-desisyon kita. Uh-huh. Pero nasakitan tabi ako dahil being a Roman Catholic and up to now, my faith in God has not changed. No? Yes, I attend Mass every day and do good to others, just like what Sir Barz is doing, being a Knight of Columbus. Now,
As I said, originally, ang various bills po ang pig-file duman sa Satuyang Kongreso na indicating 21 crimes. Oh, the penalty of which is outright mandatory death penalty. Now, kung if the administration will insist na 21 crimes, eh, hindi po yun papasa. Yeah, so medyo masakit-sakit yun. Nagkaigwa kami ng caucus, so majority. Masabi yung partnering deal, yung babaan sa scope. Masakit sabihin ng deal. Caucus. Caucus. discussion. Yes, pag sinabing deal, may consideration may, na din. Yes, I think we have to avoid that. Yes. Term, ang mga tao term. Sensitive. Eh. Minsan baga, nagsabi dahil nagboto ninyo dahil may consideration. May consideration. Okay. Uh-huh. Anyway, dun man sa ano, we have to respect also the opinion of others na habo ninda sa 21 crimes na automatic death. So, based on caucus, there was a discussion. The leadership agreed to reduce the number of crimes from 21 to 4. Uh-huh. Ano yung 4 na yun? Yung treason, plunder, rape, and drug-related crimes. Uh-huh. Now, as we are nearing yung schedule for the second reading, nagkaigwa na naman yung caucus, again, limit. I seldom talk, no? To be recognized, hear my piece. But on that last caucus, I stood up, and then ang ano ko lang, may sinabi ako na let us limit that. So it was agreed na naghahalat yung kadaklan na limitahan to one crime na lang, drug-related crimes. So it na napagkasunduan na saro na lang. Ang magiging sakop itong sakop death penalty. Ng death penalty. Actually, hindi naman po automatic death, no? Uh-huh. So, pag nag-commit ka ng crime, ang pwedeng ipataw na penalty is from reclusion. May range po. Uh-huh. Reclusion perpetua to death. Death. Uh-huh. Now, if a crime is committed na may mga mitigating circumstance, hindi naman death ang ipapataw. Kung may mitigating, aggravating, yung mga tulong ano, no? Now, it's up to the judge to determine whether or not may presence po of mitigating circumstance or aggravating. So, depende po sa decision ng judge na evaluation kung ano ang appropriate penalty, whether imprisonment of 40 years or death. Ano yung mga sakop tabi kung ano? Kasi personally, dahil kami ning hand ka tong ano eh, yung proposed bill eh. Ibig sabihin, ano yung mga pwede sir? Kasi yung, di ba, may pusher, may buyer, may drug den. Ano yung mga entitlement, entitled doon sa sinasabi na pwedeng mapadusahan ng kagadanon? Well, number one po, sasabihin ko po ang mga instances na pwedeng patawan ng reclusion perpetua to death. Nakakadindi importation of dangerous drugs and importation. Or controlled precursors essential chemicals. Uh-huh. Ang ibig sabihin ka ini maghari ka sa ibang bansa, magdala ka ng dangerous drugs. Papunta sa Pilipinas, no? Yan po. Now, sale, trading, administration, dispensation, deliver, give away to another, distribute, dispatch in transit, transport any drug. So yan po ang penalty can reclusion perpetua to death and then a fine ranging 500,000 to 10 million pesos. 10 million. Oo. So anyway, bago natin i-discuss yung mga various crimes. Number one, ang death penalty po is recognized under our constitution na hindi allowed ang death except for compelling reasons involving heinous crimes. Kaya kinonsider po ng aming kapulungan na ang drug-related crimes considered heinous crimes considering the fact na
based on statistics, more than 3 million ang nag-surrender all over the Philippines, voluntary. Uh-huh. And even in the province of Catanduanes, 1,000 plus eh. Almost 1,700. Uh-huh. So, in other words, Talamak. And we have seen for ourselves, mm-hmm, yung mga effects po ng crimes ng tao na under the influence of drugs. It does not, mm-hmm, destroy one individual. Okay. It destroys a family. Mm-hmm. It destroys a community. So, makatarungan ba? Well, kami mga nasa Kongreso, mm-hmm, believes na itong measure na ginawa is a protection, is considering the sanctity of life of others. Uh-huh. Kasi kung hindi mo ipapakita, mm-hmm, na because for us, it will be a deterrent. Right to life on the part of the victims, possible victims. And further, you know, victims. Uh-huh. So, yun po ang dahilan. Okay, kung ano, siguro madiretso na kita doon, yeah, sa, kasi very crucial, sabi mo yun, pinaka-decision mo. Ano mga major decision, siguro saro-saroon ta, natata nag-arrive ka doon sa pagboto in favor? Well, as, mm-hmm, I said, originally it was 21, mm-hmm, crimes. Uh-huh. Hindi nag-uyon ang kadaklan. Uh-huh. It was reduced to four crimes. Four crimes. And then hindi na automatic dahil, uh-huh, compared to the original tenor of the bill, automatic, pag kinumit mo ang crime na ito, death ka agad. Uh-huh. So it was reduced from 21 to 4, mm-hmm, and then it's no longer automatic from reclusion perpetua to death. Okay. Death, then hanggang ngunyan, limited only to drug-related crimes. Okay, so number one reason yan, ano? Mm-hmm. So number two reason po ako. Well, among others, nandun na yun po. Uh-huh. It's recognized under the Constitution, allowed na death, although death penalty is not allowed except for compelling reasons, uh-huh, involving heinous crimes. Nag-conduct ka po, other congressmen, nag-conduct mo ni parang survey? Yes, yes. Sa community, so mm-hmm, far, we have, kabali po yun. Iyo po, kinonsider po natin yan, uh-huh, dahil tayo po ay hinalal ng ating mga kababayan. So, mm-hmm, we have to go around and feel the sentiments of, okay, our kababayan. Okay, so ibig sabihin, positive, mm-hmm, dumang ka nag-decision because of the favorable among others, response. Of course, sa paniniwalo, uh-huh, ko rin, plus, yes, yung sentiments po ng karamihan. Okay, maliban dyan, mayroon pang other reason. Duman ko ano, diretso lang sa hapot ko, no? Yeah, yeah. Duman sa, kasi before sa butuhan, nagpahayag si Congressman, si Speaker Alvarez, uh-huh, na duman sa mga nasa supermajority, nantakot eh. Ibig sabihin, parang ng pressure, mm-hmm, kasi hali ng committee, being a committee chairman sa transportation, syempre, saro sa pwede masagasaan ka kung ang sa'yong desisyon against duman ki speaker or duman sa administration bill. So, ano po doon ng underretsong kapot? Na-pressure ka ba o dai? Well, hindi tayo na-apektuhan ng ganong pronouncement, uh-huh, ng ating speaker. Mm-hmm. Yes, okay. So, at least malinaw ano? Hindi, baka linawin natin kasi baka, uh-huh, may mga nagsasabi dyan, baka natakot kita. Mm, hindi, yes, hindi naman tayo ganun. Uh-huh. Tanggalin tayo o hindi, basta may decision, may paninindigan tayo. Yun. Yun ang eksakto dyan. At eh, least. Kasi, tsaka isa pa, mahirap mag-desisyon ng isang bagay na napipilitan ka lang na pagdating ng gabi, hindi ka makatulog. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Kasi baka kontra ka duman sa imong pinagtaya, pinagbuto, duman sa imong sadiring paninindogan. And, saro pang consideration na dyan na dito baga sa tuyang isla, uh-huh, napakaliit, halos lahat kaibigan natin and halos naman ng mga kapadian eh, sa tuyang mga barkada. Barkada yan. Mm-hmm. So, those are the things na pinconsider natin but, uh-huh, at one point in time, magibo ka ng desisyon and ding ibang makagibo ng desisyon except yourself. Uh-huh. And buda duman sa separation of church and state, as a public official, dapat may political will ka eh. Mm-hmm. Kasi bako lang simbahang katoliko ang pinaserbihan mo eh. Mm-hmm. Bilog sa community. So far, anong magiging given the chance na siyempre na may nakaulay ka na bang padi after
Well, of course, bishop after yes, the yes. vote mo? I will pay a visit to our beloved bishop. Pero yung ibang mga ano, padi, nakausap na natin. Uh-huh. And then ating pupuntahan yan. Ayan. And they are, I'm sure they are aware na yung separation of church and state. Tsaka isa pa, ito pong measure na ito, this is not a murder, no? Kasi hindi naman to ipapataw dito sa provision ng ating bill na if a guilty offender, if at the time of the commission of the crime is less than 18 years of age or 70 years above, ay hindi papatawan ng death penalty. Ah, so ibig sabihin yung, di ba, yung offenders, mga anong tawag noon? Youth offenders. So basta, they binabaan. Before 18, at the time of the commission of the crime, 18 years below siya, hindi siya bibigyan ng death penalty. No? And yung kunya naman, di ba, kasi may mga speculation, igunganin yung speculation na Senator De Lima. Di ba pag nag-ibok mo ng batas sa Kongreso, sa Kongreso, Senado, prospective ang application. Prospective. Walang retroactive. Eh. Walang retroactive. Except favorable to the accused. Yes. Or except to the exception to the exception, kun su akusado, yung sabing recidivist. Mm-hmm. So meaning, sumanga nakagibo ng kasalan ngunya, niya, hindi pa sakop. Hindi pa. Until such time na ma-approve yun. Yes. So yes. Approval, so nag-commit yan, yung sakop. Oh, kasi pumasa po ito sa mababang kapulungan. Ngayon ay pupunta ito sa mataas na kapulungan sa Senado. Although nababasa natin, medyo divided ang... Divided. Sabi 12. Oo. Now, anong mangyayari? Halimbawa po, hindi pumasa sa Senado, walang batas on this particular measure. So, parang baliwala so sa inyong boto doon. Oh. Anyway, basta we have expressed our sentiments. Yes. Hindi naman baliwala, basta importante, we are faced with a situation where you have to decide, I made a decision. Yes. Oh. Okay. Now, halimbawa, pumasa sa mababang kapulungan, sinang ayunan ng mataas na kapulungan, and we cannot prevent others from questioning it sa Supreme Court. Kasi entitled naman sila na mag-question eh. Just based like, kung ano man sa inyong mga valid reason. Yeah, yeah. So in other words, as I was saying, halimbawa, may automatic review dito na nasentensya ng judge ang isang tao ng pinataw is death. Automatic review ho yan. Yes. Dadalhin po sa Court of Appeals and Supreme Court. Uh-huh. Now, re-reviewin yan. Mm-hmm. And then, when the right time comes for a decision, they naabot so majority vote among those na ano sa en banc, walang death penalty. Yes, so kasi kunyan yan eh. Ibig sabihin, pag-aadalan na maray ni Malinas kang Supreme Court and sa mga nasa judiciary, kung talagang tama ba so naging hatol ka sa mababang ano po kaya? Lower court. RTC. RTC. And then, halimbawa po, if at the time of the filing of information, pag-file pa lang, doon sa fiscal, ang imposable penalty is death, a copy of the information will be automatically be forwarded to the Commission on Human Rights. Yeah. No? Mm-hmm. And then, ibibigay din, they're mandated to give notice to interested parties tulad po ng IBP and religious or civic organization to ensure that there will be no miscarriage of justice. Yes. Okay? Now, again, pag may sentence of death penalty, ang chief public attorney shall immediately convene a special panel. Special panel. Composed of senior public attorneys to handle the automatic appeal para assisteran ang accused sa proseso. So, grabe mga remedies. Yeah. Oo. Bago maging final and executory. Yes, yes. Yung kaso, yung hatol. Mm-hmm. Oo. So, ang kagayunan din kasi at least, kumbaga, iguan yung mga other involved pa na sector eh. Yung Commission Human Rights, ano magiging papel? Kasi di ba, dahi man siya ng prosecutory power. Commission puro man siya nadada eh. Ibig sabihin, may ngipon ba siya na may mahalagang papel
well, na tangani na at least mabaliktad kung ano man may paglaban sa akusado? Well, ang considering that they were given a role in this particular measure, definitely, kung ano ang para nga principally to avoid miscarriage of justice, no? So yan po ang pig-involved ang ibang mga sectors ng ating lipunan. Yes, siguro kung okay lang sa'yo mo, Kong, may mga reaction din, yeah, whether positive, negative, mas magayama na huwag mo mamparin eh. Dito na tayo para harapin ang ating madla. Sabi niya, good day, our dear congressman, we know that your vote to death penalty is a product of your competent conviction. An intelligent decision. We are one, congratulations for being a true principled representative of the province. Halian ki 4962. Tanong ko lang po, meron po akong kaibigan nag... Ala, teka muna. Baka iba ni... Ay, limit na duman muna sa ano, ha, sa kikongresman. In fairness to Congressman C.S., he voted not to contradict the church teachings. If we only widen our understanding, ang tao may maparason o dahilan sa sarong bagay, his decision may be based of being a legislator, what the mandate to give protection for their interest and welfare. Amidst of this, the critics based from their belief, he voted for my safety, your safety, our safety, what anticipation, we're all safe in sounds, as we goes in and out in our home in the streets. Garang pabor sa imo yon, ha. All right. Teka muna pagbati ha, tiyana. Apapot man po gikong nata si Father Atoy de la Rosa ng Alma. Ano masasabi niya na ang sa iyang binoto bako para sa mga taga-Tanduanes? May reaksyon ka tabi naman kong? Well, bago ako nagboto, naglibot man tabi ako piconsider because hindi naman lahat po pabor, hindi naman lahat hindi naman lahat pabor, may mga gusto rin. So, hindi tayo pwedeng, sabi mo nga, hindi tayo pwedeng mag-abstain. Mm. Hindi tayo pwede sa gitna. So, we have to make a decision. Yes. Congressman Sarmiento, have spoken. Medyo kuha naman ini, foul naman. Dahil ko naman sa ano, ipakunyan ko na lang ikaw. Pero, death penalty day na kaipo ang explanation. Gusto niya, ayan, sige, babasahin ko na sa nakunyan ha. Alright. Death penalty or not, that's product of competent analysis. Ayan. Sampo sa pamilya ko, dahil na mabuto ikong. No problem. Sa'yo man ang opinion niya. Ganyan ang, ganyan po ang public servant. May gusto sa'yo mo, wala may gusto. Yes. Hmm. Sir, nata po ang death penalty, drug lang po. Nata yung rape and plunder, hinari. Bakit mayroon pong higher na tao na kasabwat? Agreement na mas madali sa pagtubod ng liderato para makaduman sa itaas and ilimit to one. But again, may mga madadagit if there is again a strong clamor for additional crimes, the Congress will be open for that. Ay, ibig sabihin, pwede pang mabago amendment. Diba? Or duman sa anong tawag kayo ito na nagkakaiwa kami ng caucus, Congress and Senate? Yung bicameral. Ay, bicameral. Well, it will not happen there. Uh-huh. But if this particular measure will be enacted into a law, and then there will be a clamor. Another amendment. Amendment. Kaya lang pinaisip ko, digdi sa pigpasar, sabi ko subago, palagay ko, hanggang saro lang yan. Saro lang. Kasi kung amin na ran mo after na nagbuto sa mga congressmen, may hirap din yun. May deception dun eh. Yeah. Kasi inot ng pinag-aprobaran, yes, dahil lang, saro lang. Because dun sa bicam, hindi na lahat ng congressman ay magpaparticipar. Ilan na lang yan. Yes. So yun, nga, may mga gusto. Kulang, yan magpapatunay po. Yung iba dyan na talaga. Mm. Therefore, death penalty. Based on yung ating paglibot-libot, dahil hindi sila satisfied, nga tatasarong crime sana. Yeah. Pwede dagdagan pa ng rape or plunder.
Ako, in due time. In ako, due time, kung madag, kung ako mahapoton, blunder gusto ko. Yes, oh. Kasi yan saro sa clamor din eh. Yeah. Natangaya tagari hinali ninda sa indang possible kumbaga entry no, sa dakuling may plunder eh. Kung ako mahapoton, pag sinama ang plunder, kasama ako dyan. Yes. Okay. DCHR and CBCP cries foul what they're understanding the bill is grossly violated human rights, particularly on the part of the convicted offenders. But let us also ask and let them think the numerous cases of incident of crimes that based on police investigators and in the case, most of the affected individuals were victims of drug-related offenses. It seems karapatan ng offenders ang iniisip. How about the innocent victims? In short, kung wala droga o wala krimen. Eh, ibig sabihin ngayon, paano sa mga biktima, ano? Alright. Kasi nakasentro po sa offenders. What about the the victims? Alright. Okay, siguro yan na muna tabi. So, mga konin doon, no? Unless may last parting message pa. Lahat. May parting message pa si Congressman? Go ahead po. Well, ang sa kuyang gustong ipaabot sa ating mga kababayan, ang pag-decision ko pong ito, ay para sa ating mga kababayan, sa mga darating pang henerasyon, for their protection. We value life, so in doing so, we have to protect the lives of others. We have to consider and think of the life of others, yung future victims. And I think ito pong measure na ito, hindi basta-basta na ipapataw ang penalty of reclusion perpetua to death, may susundin na proseso. Safeguards. Safeguards, kaya huwag po tayo mag-alala. Okay, so thank you so much po, Congressman. At least na-inform rin sa publiko regarding sa boto mo. And this time, at least na daw mismo ninda itong sa indong paninindugan kung natatang nagpabor ka sa death penalty. Maraming salamat po, Ferds, Bad, sa pagkakataon na ito na ibinigay ninyo. Ako hindi po tumatalikod, hinaharap ko ang mga issues na ibinabato sa akin para maliwanagan. Yung hindi maliliwanagan, hindi wala tayong magagawa diyan. Talagang ganyan ang buhay ng tao. Mm-hmm. So maraming salamat po. Asahan ninyo ang aking ginagawa para sa kabutihan ng ating probinsya. Okay, thank you so much po, Congressman Sarmiento. Convenient.
affordable, enjoyable ride. Welcome aboard. Silangan Express is ready to serve you. Biyahe mo, sagot ko. Silangan Express, for your safe and fast travel to mainland Bicol and vice versa. Silangan Express, maasahan mo talaga. Nag-enjoy ka na, nakamura ka pa. Alas 7 ng umaga, umaalis sa San Andres Port, patungo sa Tabaco Port. Alas 12 ng tanghali, alis naman sa Tabaco to San Andres Port. Isa at kalahating oras, naroon ka na sa paroroonan mo. Iyan ang Silangan Express. Biyahe mo, sagot ko. Sakay na! The most stylistic and fashionable boutique in town is here in Vera. We have our available dress and apparels that suit your budget, like blouses, long dresses, bags, sandals, ternos, and your favorite pants. Foo Fashion and Style makes you different and a unique fashionista. Visit us now. Foo Fashion and Style opens from Mondays to Saturday from 8:30 in the morning to 7 in the evening. Foo Fashion and Style is located at 2nd floor, Popa Building, in front of Catanduan State University, Eastern Cabinitan, Vera, Catanduanes. For more details, look for Miss Beth or call 0950-604-1456. Foo Fashion and Style, the home of dazzling fashion. Dare to be different. That you were Romeo, you were throwing pebbles. And my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. Tikman ang kakaibang sarap sa Pansit Kinalas at iba pa. Bukas yan, 24 oras. Matatagpuan sa Corner Airport Road, San Isidro Village, Vera, Catanduanes. Sa Pansit Kinalas, sa amoy pa lang, takam na takam ka na. Matitikman ang iba't ibang paborito. Pansit Kinalas Beef, whether plain, with egg, and special. Meron ding ordinary and special beef ulolo. Meron pang top silog, toss silog, bango silog, tinap silog, lugaw plain, with egg, and lugaw special. Kung gusto mo ng bangos galing Dagupan, available yan dito. Marinated, rellenong bangos, boneless tinapang bangos, famous alaminos longganisa, at lumpiang Shanghai. Pansit Kinalas at iba pa. Owned and managed by Mr. Raul Ikamen. Contact number 0929-504-6253. Ano pang iniintay mo? Tara na sa Pansit Kinalas at iba pa. Sa Pansit Kinalas, mapapaulit ka sa sarap! Oras nyo, eksakto na ang 35 minutes magalipas po ang alas 7 ng pagkaaga. Hindi po sa programa. So, sa inyo pong naadawag, ano, mga kaperyodiko, ang mismong boses ni Congressman Sarmiento. Ano ko lang bagay, kamo na po ang bahala ng magkatidatid, ano, daman sa mga pahayag. Whether kamo kontra o pabor, ano ko lang bagay na naihatod namin sa inyo itong sa iyang paninindugan. Kasi sabi nga ni, siyempre, iguan yung mga oras na kaipuhan mo talaga na mag, kumbaga, design. Kasi iguan yung mga bagay na kaipuhan mong magdesisyon, na kaipuhan pang i-define na sa diri mo, isiparar ang kolor sa diputi. Diba? Ibig sabihin yan, so mga Andres ko na ano sabi? Sa political system ng Pilipinas, mm-hmm, iguan nga pigapod na rule of majority. Correct ka dyan, siyempre. The minority, kumbaga, dahil man piga disregard. We are not disregarding the minority, but of course, we are the government of laws. Yes. Not of men. Not of men. Ibig sabihin, ang pag-decide for and against a particular issue. In a particular issue, especially on a specific bill. Bill or measure, yes. Para maging batas yan, mm-hmm, iguaning punto na ma-decide sing the for and against. Yes, oo. Oh, whether pabor o bako, nakul sa beneficiary o bako, mm-hmm, pag nagdaram ang majority, that is the law. Yes, oo. Oh. Yan ang sa indang trabaho, mm-hmm, pinakatrabaho. Kasi di ako believe sa ga-abstain eh. Yes, oo. At least pinag-define mo. So at least you have to suffer the consequences, yes, whether nagpabor ka o day. Correct. What sabi yun, doon pang abangan sa imong isip. Oo, talaga, may balls siya, with balls.
So, kaipon, hampanggon mo ang mga bagay na yan kasi as legislator, you are mandated to favor or disfavor. Precisely, Your Based Honor. On merits, bako on benefits. Oh, yes. Oh. Bako yung friends benefits. Yes. Di ba may pelikula na friends with benefits. With benefits. Oh. Yan. Digday. Based on merits and based on your conviction. Conviction. And based on your perception, base sa luhika and base sa ethical standard. Correct ka dyan. Moral and ethical standard. Yes, that should be the bottom line. Hmm. Duma naman sa mga, dahito pa man ma-determine na rin kung ini makakalusot eh. Oh, yes. Kasi although overwhelming sa lado kang kongreso, kaya lang may domino effect din sa Senado ini. Sa Senado, oo. Nakuha ka na House of Representatives. Ang Kongreso kasi mga kaperyodiko, duwa yan. Mm-hmm. The Senate and the House of Representatives. Mm-hmm. Bicameral. Ang apod sa inyo, Kongreso. Mm-hmm. In general. In general, the Congress. Mm. The Congress of the Philippines. So, nababanga po yan kasi bicameral kita. So, two houses. Senate and the House of Representatives. The House of Representatives. Ang kagayunan kayo ni, kasi whether the overpower ning yes, yung death penalty, mm-hmm. I may check and balance on the part of the Senate. Yes, correct ka dyan. Yun ang bilang eh. Na lang, bilang na ang piga numero lang, 24 ang senadores. Eh. Oho, yan ang kagandaan ng provisions ng discarding sa tuyang legislative may function. May balancing effect. Yes, oho. Mahiling ta kung ini mga kalusot. Kasi kung sa pagtubod ng Senado, bakong magkakanigo, mm-hmm. Dapla ang batas, yes, ang bill. Saka may amendments na banda, di ba, later on? Ay, hindi. Ganun ba? Projection niya lang yun. Projection lang. Ganun ba? Ang vote niya sabihin kasi, pag naging successful, uh-huh. ining makalusot, uh-huh. siyempre, may domino effect yan. Dapat isabay naman. Sabi ni Congressman, kung isabay yung plunder, mabuto siya na pabor yes, sa death penalty. Kaipuan niyang plunder eh. 50 million and above. Abay talagang may bigyan kasi parte yan economic sabotage. O yun ang pwedeng gibuhon kasi nado. Yes. Na idagdag sa plunder. Precisely, Ron. Correct ka dyan, siyempre. Di ba nahiling niya dito sa lado kang House of Representatives uh-huh. na pinag... Pinaghiwalay so mga dikolor sa puti. Dikolor, oh. Yung mga Andres Dicen, Tagalaba, Tigasin, Tigalaba, Tigasae. Pinaglabahan, out of 21, naging 4, and four. This time, naging saro na lang. Oh yes, oh. Kaya nakuaso, oo, matamis sa, na oo. Sa tingin ko nga ni Simpe, to make it palatable, para pumasaga, lumusot. Yeah. Pero sabi ko na nga ni, after kaining buruto, hindi man pwedeng isingit mo. Bawal ang insertion ka pero yung conservative. Ganun ba? Bawal ang insertion. Sa pag-aasawa ang meron, yeah. Sabi. E kayo, kung saan ka ng pag-aasawa, insertion by marriage. Taga-sign nago mo? Taga-pandan mo. Taga-pandan. Kabayan. Bako kang by insertion? Hindi. Original. So, yan tabi mga kaperiodik. Halatunta and at least nanindugan sa isang kongresista. Yes. Kami, dahil mataram o pabor ako o uh-huh. bako. Yes. Kasi bako may trabaho na magpabor o bako. Kundi, ang impunto dyan, nag-decide si congressman kung ini magiging batas, igunin na kung mga may punto siya sa history na binuhay giraray ang death penalty, saro siya sa mga nagpabor. Yes, okay. Uh-huh. Based on record sa transcript. Based on record. Transcript ng House of Representatives. Oo. Uh-huh. Uh-huh. Hilingon ta sa Senado kasi may mga Bicolano doon, di ba? Ay, yes, oo. Isa mga Bicolano doon. Mga Urago ng mga, si Trillanes, Senator De Lima. Si Honasan. Trillanes, Honasan. Si De Lima. Hmm. Ang Escudero. Hapot, yung mention na Senator De Lima, under detention siya, will she be allowed to participate, ganun ba? Yes, hindi pa siya convicted. Akala ko meron ng prohibition niya, wala pala. Hindi pa siya convicted. Okay, yes. Oo. Hindi pa siya disqualified. Well, she can express diba? Her, you know, yeah. Whatever is in her mind. Of course. Oh. Mm. Kasi, dahil pa man siya konviktado, yes, oh. dahil pa siya madideprive kan sa iyang karapatan, di ba iwan nga mga senador na nasa detention cell, uh-huh. si Trillanes uh-huh. kayo uh-huh. ito, namubuto uh-huh. siya. Uh-huh. Kaya lang, dahil siya pwede well, mag... Well, tingnan natin kung yung talagang mga Urago na Bicolano, kung ano man sa indang mga discarte dyan. Mm. Dakol dyan yung mga Bicolano by insertion. Yes, oh. Si Cayetano. Cayetano. Si Drilon. Si Drilon, yes. These are Bicolano by insertion. Tanabihag sila ng mga Bicolana. Yeah. So kung mahiling mo, dominated ng Senado ni mga may Bicol na may pusong Bicol, yes, oo. May dugong Bicol, mm-hmm.
Yun, almost mga 10 siguro yan. Ayo, aba, magayon na sinyalis yan, nakatuwangan sa Bicolano interest. Dapat. Okay. Pero ang kagayunan dyan, kasi aram mo, bakusinda duman sa punto na kunsain ka duman sinda. Di ba, sinda-sinda nga na nagkukurontrahan? Yeah, independent-minded. Yan ang butong sabihon. The inclusion of authority. Yes. Kundi based on merits and based on principle. Principles. And based on logical and ethical standard. And their personal conviction. Yeah. Kasi pag sinador ka ka-periodic sir body, you are dapat considered as independent mind. Precisely. You have the independent mind. Kasi ang nasa isip mo, hindi provincial ulo ka, kundi national import. National import. Import. Kaya pigahiling mo dyan, dapat daw nga ni kontra ka, mas hilingon mo. Si Sai sa mga naging senador na kaito mga opposition sa lado kang House of Representatives. Kasi sa House of Representatives, yao ang pigapanday. Yao ang pigaluto sa mga possible senators parang in the future. Parang practicing ko niya ground. Yan ang OJT. Training ground. Training ground, yes. Malay mo, dahil taaram si Congressman Sarmiento maging senador din sa masunod na panahon. Yes, we do not know. Yes, baka. Yes. Dahil pa bang naging senador na Bicolano, nakatandungin nyo, no? Ay ko na. Ay ko na si Senator Tatad. Senator, kaya lang ang tagal na, diba eh. Ang tagal na. So, whether favorable, pag senador ka pa, no, whether favorable dyan sa constituents mo or disfavor, kaipuhan kang manindugan. Dapat talaga, dapat manindugan. Kasi ang interest mo, may on general balls. Welfare, not only on specific province, but general interest of the Philippines. Correct ka dyan, siyempre. Kaya, dapat pag senador ka, dahil kang magsunod sa agos. Yes. Kung ano lang ang popular, duman ka, bako. Bako. Dawa na negative side ka, pero kung yaw na sa inyong balls, and yaw na sa panindugan, and nasa tama kang panindugan, ipaglaban mo. Yes, and the constituents, your constituents will support you. Yes. Magsusuportaan. Alright. Ipabaya ta sa Senado tabi, mga kaperiodiko. Pero nakulkot na kitang bareta, ding di. Itong may additional siguro, ito karunta sa aga. Okay. Aprobado na sa Senado yung additional na benefits ka mga babae. Tamang-tama. Di ba? Yung pag nagbados. So ano nadagdagan ng benefits yung mga hindi, yung leave. Ah, yung leave. Maternity. Ah, maternity leave. And may paternity leave din. Oh, okay, ito pa yung paternity. Pero may dagdag. May dagdag. Oh, may mga dagdag. Dapat yun, dapat talaga. Kaya kung may plano ka tabi ka pero di conserva di. Na ano, isang belge. May pag-asa ka pa. Wala na isang belge. Wala na ba? Out of the reproductive spectrum na ako, you know. Senior citizen, wala na yan. Oy, tabi, so mga text po nindo, paano digdi, garong babasahong ko, kaya lang sobra na kami sa oras. Di ko aram kung mapapreserve din eh. Basta kung tanso nagkadikit pa. Sige, last no? Dikit na lang, no? Dikit. Para di man mahidap sa mga... Oo, mapoprostrate naman sila. Critics is always there and never ceased his criticism. Undeniably, his passion and vision to transfer our hometown, a better place to live in, with ops, of course, safety is a priority concern. For many times and many years, starting his first term up to present, he already proved his worth, as many good things are to come very soon. He already did his best for his hometown and to his Filipinos. From 2912, day kami believe sa pahayag ni Kong, kahalataan man kan boses niya na bako talaga ito para sa konsensya niya. Na wala tuloy believe me sa inya, lalo na sa mga taga-simbahan. Sabi ni 4176. Well, sa yung opinion yan. Sabi niya, Caesar, if you say no, mawawala ang mga ampaw mong infra. Sa DOTC ka Dina, magkano kaya ang hatag sa Let North EDSA? 8 lang na gamiton. Anat ka, gari. Magkano kaya committee? Enough to support other family? Medyo kuhanan niya. Below the belt na yun. Anyway, huwag naman ganun. Huwag natin basahin din kasi kuhanan yan. Medyo foul na rin yan. Oh, foul yan. Okay. Anyway, mga kaperiodiko, mapaaram tabi kami. Medyo nasobrahan sa tuyang kuhan. Hindi nga kita naka-news kasi, no? Sa mga masunod. May mga oras talaga mga kaperiodiko na parang madadanyaran sa tuyang newscast. Kasi may mga importante kita na dapat tungkusan. Pero at least na ipapaabot namin sa indo yung kumbaga
pagtaoning importanteng mga sitwasyon and controversy di po sa Katanduanes. Oh, maraming salamat. Maraming salamat mga taga-subaybay. Siyempre, siya for giving again. Ano, naayos agad yung technical problems natin. Ta, sa feeling ko, kung dahi kita ga-broadcast, I am losing 50% of my life. Kaya lang patanid sa mga... para durot-durot digdi ha. Ah, yes. Oo, ta, nasisira eh. Ba, yung kamay ninyo, ba, dandahan naman. Grabe, grabe. Malapit so. Na, malapit na pan tayong mag-first year anniversary pala. Isang first, malapit na eh. Malapit na. Okay. Malapit na. Para natabi kita. So, thank you so much, Kaperyodigo Sir Buddy. Okay. Sa Saint Dugo Boss, maraming salamat mga Kaperyodigo. Abangan grabe mga programa sa Radyo Periodigo. Balik kita sa normal situation kasi may technical problem lang sa nakalipas na dual daw. Maraming salamat sa inyong pagkatabay kay Riba Nyato sa bago ang interview sa kay Congressman Sarmiento and sa mga pagkaribang Radyo Patrol. Maraming salamat sa inyong boss. Hindi po si Ferdy Briso, kay Riba Sir Siradi. Hanggang sa agaliwas sa kaperang oras sa Rima Station sa Radyo Periodico. Maraming salamat. Hasta la vista, baby.